Hello and welcome. So hindi ito yung normal na pangkaraniwang developer. This is pangkaraniwang developer one take. Sinahirapan akong gumawa ng mga 10 minute video. Tuloy yung problema kasi yung mahaba yung mga video na pinagagawa ko for the past few weeks. Kaya wala akong na-upload recently. Instead na I'm going to go bottom up, going to go top down. In other words, gagawa ko na yung malaking video. So this video might take an hour or even an hour 30 minutes para lang i-cover yung topic, yung category na gusto kong i-cover. Then let's see kung ano yung pwede na i-cut out doon and hapanan, paghahati-hatiin yung lesson. And yun na, doon ako magagawa ng mga lesson para sa pangkaraniwang developer. Anyway, so it's one take, so yeah, it's not going to be as polished as you might want to. Baka marinig nyo magmura rito. You might hear me rambling about it, but you might think about it as me, parang nagle-lesson ako sa inyo ng derechahan. Parang yung sinaunang Khan Academy na medyo bangag pa si Salman Khan. Anyway, so for today, lesson natin. Check lang natin kung okay tayo. Meron man tayong internet access. Settings natin. Personal stuff. Underwood. Basics. Then. Manage save. Ayan. Clear browsing data. Makita nyo yung anong binag-download ko rito sa natin Chrome. Anyway, so for today, let's start tayo 2 minutes down the line. So, our lesson for today is meron ba tayong markdown? Our lesson for today is computer programming. Check lang natin kung meron tayong markdown na ano. Okay, wala tayong markdown. So, unang lesson, hindi pa nagagawa is yung sa computer science, which is tentative title is Nature of Computer Programs and Programming. So, bago kayo makapag-program, bago kayo makapag-umpisang maglaro dun sa mundo ng computer science, kailangan nyo muna malaman kung anong pinagagawa nyo. Sige, diretso na tayo sa umpisa. So, first is, what is a computer program? Yun yung, una muna mong tatanungin. Well, hindi ito diniscuss sa amin sa CS eh. Anyway, mas mabuti na let's start from the beginning. Ano ba yung computer program? Ang computer program, sige, tanungin mo yung kahit sinong bata, medyo simple yung masasagot niya. It's like similarly, parang tinanong mo sa bata, ano ba tawag mo rito? Ano yung, sige, programming na lang muna. Mahirap kasi programming at computer program. So, programming muna. Tanong mo sa bata ko, ano yung ginagawa ng, say, baker? Siyempre, gumagawa siyang tinapay. Parang tailor, gumagawa siya ng damit. Then, siyempre, programmer, gumagawa ng program. That's very basic. So, computer program makes programs. And ano naman tong program na to? Yung program, siyempre, kung tanong mo yung bata, yan yung mga games, yan yung mga website, kung ano-ano naman yung bagay sa computer. Yun, iniisip niya. Kung programmer ka, lahat ng bagay sa computer, ikaw yung gumawa nun. Kasi yun yung mga computer program. So, in a much deeper sense, medyo malabo pa yun. Parang medyo mahiwagang supernatural thing pa rin ang computer program dun. Kasi we haven't really touched what a computer program really is. Parang vague idea tayo. So, a much more technical definition tinuturo sa mga bata sa mga school, depende kung
anong klaseng school yung pinuntahan nila or whatever. Oh, tinuro to somewhere along grade 2, grade 3 sa akin. Ang program ay isang bagay, so sa gitna siya, sa isang bagay na matanggap ng input, matanggap siya ng input, kung ano man tong input na to, data or kung ano man, parang kung in-input mo, parang yung search mo, or sabihin natin yung parang numbers, whatever, etc. Then yung program, siya yung tumatanggap ng input at with the help of a computer, kinani-align with the help of a computer, tulong ng computer, malabas siya ng output. Then same thing, it can be anything na output. So kung anong pinasok mo sa program mo, ang gagawin ng program, ipoprocess niya yan. So ito, lagay natin process. Na-process niya yan, then gamit computer. And pag na-process niya, lalabas yung output. Very basic, very normal. Kahit naman isipin mo, parang pag in-explain niya ng teacher, parang pumunta ka sa Google, nag-input ka, mare, computer. So, yan yung input mo, yung search term mo ng computer. Ang processing, babatuhin yung processing, yung program na to, nasa mismo sa Google. So, ito yung mga server nila, ito yung mga nasa server nila na program, yung Google search mismo, and yung output, itong search results. So, very technical, pero in actuality, medyo ano pa rin siya. Iniiwasan nga natin, though hindi ko naman siya kanina, iniiwasan natin na isipin ng tao na medyo may waga ang program. Kaya kung may waga masyado ang program, parang natakot sila, baka napakahirap rin maging programmer. So, in reality, hindi siya, well, complicated siya. May kita nung kano karaming mga lessons ang makukuha natin sa mga Riemann developer. Complicated siya. Pero, the programs itself, and the computer program can easily be explained. Mapapaliwanag mo yung main concept niyan, and that's what I'm going to do in the next few minutes. So, yun yung una natin. Yung program natin is ito yung mga bagay na nasa computer. Then, diniscuss natin yung program natin, ito yung ginagawa. May input, may output. Another way of looking dun sa programs natin is yung more pragmatic. Programs solve problems. Ito, medyo hindi ito naiisip ng tao, pero when you think about it, the point of making programs is to solve problems. So, itong input, program, computer, output na to, in essence, hindi lang yan basta-basta gumagawa lang tayo ng program para meron tayo mga input at mga output. Gumagawa tayo ng program para mag-process ng input at magawa ng output para makasolve ng isang problema. So, yung problema natin, for instance, yung binigay natin na example rito, yung Google, ang problema mo is gusto mo malaman, you want to know more about computers. So, in-input mo yung computer at in-output, pinrocess ng Google yung search mo at binato pabalik sa'yo yung output. That's a much better way of thinking about programs. Kasi, itong input-output na to, masyadong technical siya eh. Pero once you put these two together, ano na siya, much more, sabihin natin, mas madali siyang maintindihan at mas madali siyang mastoma.
Then another thing, na medyo maganda na yung ano natin. No, yung viewpoint natin. So mas mabuti yun niya, isama na natin sila para mas ano siya. Isama na natin sila, yung tatlo, para mas mag-holistic yung view natin, o mas klaro yung view natin, mas na-cover na lahat. Programs are things. Programs are things that are written by programmers that solve problems by with the help of computers. Hindi ko na set up yung word drop. Who cares? Later na lang yan. Set up word drop sa Beam. So, much better is yung with the help of computers solve problems by activation. Di pa na-activate. This is a trial edition na yun eh. Di pa na-re-reset. Anyway, one take, blooper shit. By order computers. So, in this case, medyo ano eh, parang inuutusan mo yung computer by inuutusan mo yung mga programmer parang with the use of programs, parang kinakausap mo yung computer para pag nakausap mo na siya, nakakapagtulungan na kayo na solve yung problem. This is the start of one of the more misconceptions from about programs. Yun nga. So, lagyan na natin yung misconceptions. So, okay lang yan. Hindi na lang kailangan i-change yan. Spinlit natin dun sa other side eh. So, yung misconceptions, obviously, meron tayong programs are magical. And another thing is programs simply translate from human language to computer language. So, parang ang dating nito, yung mga programmer, parang kinakausap nila, no? Ina-order nila yung computer by simply translating kung ano yung gusto mong gawin into a computer language. In the sense that ta-translate mo, diretso mong ta-translate. Parang kausap mo isang Russian guy bago meron kang translator ng from English to Russian or Filipino to Russian. Parang ganun yung dating. Parang diretso, parang malalangan na ng computer kung anong gagawin din. Magically niya masosolve yung mga problems, no? But reality, hindi ganun. Yung mga programs, pali hindi yun niya. We're not really directly talking to computers. So, ano yung ginagawa ng mga programs natin para mag, ayun, mga programmer programs natin para utusan yung mga computer. So, paano? In reality, there are there are two ways to order something or someone. Paano tayo nag-uutos sa isang tao? Yung more common way paano tayo nag-uutos sa tao is yung ways of ordering, telling someone. So, ano yung mga ways natin? There is, the first way is yung declarative. The declarative way. Ang declarative is, yun nga, declare. Slash. Or, more is,
more specifically, tell the what. So, ano itong declarative way? Ito yung kadalasan ginagawa natin pag nag-uutos tayo sa isang tao na kakilala natin, na friends-friends natin. Kunwari, nawalan ka ng, sabihin natin, nawala yung cellphone mo, hindi mo alam kung saan mo na, or hindi mo mahanap. So, kung uutusan mo isang tao, paano siya magtulungan kang hanapin yung cellphone mo, sasabihin mo sa kanya, CP problem. Pwede mong sabihin sa kanya, model, shape, size, parang ito, nawala ako, ano, cellphone ko, 3210, or iPhone 4, iPhone 4S, or whatever. So, sasabihin mo kung ano. Also, pwede mong sabihin, wala sa kusina. Hindi. Saan nawala? Kusina. Nawala sa kusina. Parang sinabi mo, nawala ako rito. Nawala ako yung cellphone ko na 3210 at nawala ako sa kusina. For the most part, for most people na parang may utak, okay na yun eh. Same thing, kunwari, another problem, napin ang bahay or meet up na lang. So, kung magmi-meet up kayo, parang sasabihin mo, saan tayo magmi-meet up? Sabihin natin, saan? Pero sasabihin kung saan at kailan. Parang sasabihin mo lang kung ano yung kailangan mo at yun nga, malalaman na ng tao, nung kausap mo, kung ano yung kailangan niyang gawin. However, sa computer programs, at least dun sa inya, we're going to start with a very, very basic computer program, parang kinakausap na talaga natin yung bare bones sa computers, is yung second is yung imperative. So, imperative, that's, yan, parang ordering, imperative, which is, sabihin natin, syempre, utusan ng, yan, diretso. Tusan ng diretso yung or specific. So, in this imperative approach, you're not just telling what, and if you figure out na ng kausap mo kung anong gagawin niya, you're going to tell the how. How? Paano mo gagawin yung bagay na pinapagawa mo sa kanya. So, dun sa CP, anong gagawin mo? Sabihin mo, punta ka sa kusina, check mo yung mesa, my cell, CP, then kung meron, check mo yung model, then so on. Kung wala, check mo yung kuan, kuan. Kung wala, ref, and so on. So, in this case, instead na sasabihin mo lang yung kung ano, dito, lalaliman mo. Parang specific mo na sasabihin kung ano yung mapapagawin mo. Talagang uutusan mo na ng diretso. And also, dun sa yung meetup, yung mismong kahit yung kailan lang, yung sabihin natin yung kailan, saan pala, parang punta sa Makati, or pwede mong diretso sa kay ka na
MRT. Ay, di na yung saan eh. M MRT northbound baka ng Bao Station Station on bangad ka bandang sige bandang gateway or whatever and so on. So instead na sasabihin mo kung ano lang may saan o kailan, di diretso mong uutusan, no, you're going to be very specific kung anong gusto mong mangyari. Di diretso, ano, parang tatratuin mo siyang bobo. Kumbaga. So, ito yung dalawang main ways paano tayo nag-uutos sa isang bagay. Yung problem dun sa kanina, pag ito yung tingin natin kung ano ang ginagawa ng programmer. Ang dating niyan is, ang programming is more of a declarative approach. True, there are parts of programming na declarative. Pero for the most part, yung main programming natin is not merely translating yung human language to computer language, but translating mula a problem, then gagawa ka ng solution. So, so in this case, yung translation natin is you've got a problem, then gagawa ka ng solution, then you're going to even translate it to an imperative solution. Then, yun na, program. In computer language. So, hindi lang diretso, may problema ka, then diretso nang gawa ka na ng program. Parang, ito yung problema ko, sabihin mo sa computer, sasagutin na niya yung yun na. So, solve na niya yung problema para sa'yo. Yun nga, napakahiwagang machine naman tong computer na to at kayang gawin yon. But in reality, hindi ganun talaga yung computer programming. The main thing about computer programming is the transition from a problem, then mag-iisip ka ng solution, then pag naisip mo na yung solution, you're going to translate that into an imperative, ito an imperative form, then you're going to translate that in computer language. Yung mga steps na to, overall, pwede yung kung medyo magaling ka na mag-program, parang pwede mo nang either i-compact itong tatlong to. But for the most part, for beginners, ang nahihirapan na sila, kahit dito pa lang, medyo nahihirapan na sila eh. Though, kalokohan yan, more realistically, they're going to really have a problem with the imperative approach. Itong computer language, matrabaho siya, pero once you've got yung imperative solution na to, and you're a decent programmer, wala na eh, medyo, ano na to eh, parang trivial, parang giveaway, wala nang problema yan. Okay? So, in the end, yun na yung parang first part natin. Once you've learned na yung programming and computer program, most computer programs are merely imperative solutions written in a programming language, in a language that a computer can understand. And yung solutions na yun, pati yung dalawang dalawang task na yun, forming a solution in an imperative fashion and translating that solution in a computer language, that's what programmers do. Yeah. Once naintindihan mo na to, parang you're on the way to be a programmer. Problema kasi, kadalasan, gusto kong matuto mag-program ng some programming language. So,
mag-program ng JavaScript, gusto mag-program ng C, gusto mag-program and all that, diretso na eh, without really explaining kung ano yung ginagawa mo sa isang program. And ang problem doon, sure, matututo ka nga, oh, matututo ka para ka mag-assign ng variable, para ka, ito yung mga variable, ito yung mga function, and all that shit. Pero, hindi mo naiintindihan bakit mo siya ginagawa. With this style, yung ina-explain ko muna, I'm giving you time to absorb na kung ano talaga ang ginagawa naming mga programmer. So, ayan, just look at this, pause nyo ito para makita nyo lang kung ano yung pinagagawa rito. And pag ginawa ko na itong video na to sa pangkaraniwang developer type, makahati-hati nito. This will probably be just one video in 25 minutes, no? So, just one or two videos. I think one video, okay na to eh. Pero yun niya, there's not much digression. Anyway, so, naintindihan nyo na. So, what now? Okay, ito yung mga computer programs. Ano na? Paano tayo gumagawa ng imperative solution? Paano tayo nagpo-program ng computer language? Yung programming computer language, that's in the programming part. Pero, syempre, madadaanan natin siya in this computer programming track. Pero yun niya, more on ito yung sa programming track. Madadaanan natin siya para pag nagta-transition ka na from computer science track to the programming software development track, maintindihan niyo siya. However, yun niya, however, dito sa computer science track, ang point natin is how we derive solutions from problems. Again, kung nakalimutan na ano yung point ng computer science na diniscuss ko, the point of computer science is all about solving problems. It's not about typing 8 hours a day in a computer and solving nothing. Well, binabayaran ka pa rin ng mga bobong boss at ng mga bobong clients, pero that's not programming. That's bullshitting. So, dito sa computer science, we're going to discuss paano tayo naggagawa ng solutions sa mga problem. Okay? So, I guess that's enough time for you to observe yung mga binagsabi ko in the past 30 minutes. Let's move on. Paano nga tayo gumagawa ng solutions? Kumari, ito. This is a problem. How do you make a Google search engine? Tuloy, napaka-complicated yan eh. Napaka-complicated yan. So, let's move on to parang next part nitong one take, which is simplifying. Hindi naman simplifying. Handling complex problems. Yes. Sabihin na hindi programming. Sige, programming. Program sa lang. So, sa programs, we've discussed na yung pag nag-uutos tayo, we could go the declarative way. So, ayan. Declarative way versus imperative. Or, you might think of it in another way. Pag nag-uutos ka, pwede kang mag-try ng either narrative language or you could use discuss na natin paano tayo gumagawa yan. Yung declarative, yun dun sa cellphone, ito yung cellphone model ko, ito yung cell na wala. Imperative knowledge, ito yung dapat mong gawin. So, in this case, mukhang madali siya, but when you look at very complicated problems,
even not so complicated problems, parang napakatrabaho ng imperative knowledge. Or medyo malabo pa rin. Parang, how can you come from a problem? Then, problem, dot, dot, dot. Then, yung actual program natin. Medyo malabo pa rin. Marami na tayong na-explain. Medyo eye-opening na yung topic na diniscuss natin kanina. Pero the whole process itself is still much of a blur. So before that, meron pa tayong i-discuss na something more something mukhang mag tayo, dadigress tayo, mukhang lilis na naman tayo ng daan. Pero this is important for this part. Right? So, computer versus man. Computer, tao. Gawin natin Tagalog. Computer, tao. Ano ang computer at ano ang tao? Parang, tao mo rito. Compare natin siya. You might think na wala tong connection din sa programming, pero actually this is quite important at hindi to rin na-discuss ng ibang tao. So ano ba yung computer? Ano yung traits ng computer? Well, obviously, mabilis. Parang can calculate millions of math problems, math relations like in a second. Mabilis siya. Two, perfect. So, yun, perfect memory. Parang, never forgets. Perfect memory. And consistent. Yes, theoretically lang to. Okay, this is theoretically. Theoretically. Pag tusan mo ang computer ng 1,000 beses, gawin isang bagay ng 1,000 beses consistent siya, consistent ang result. Hindi siya lilis sa ginagawa niya. Compare mo yan sa tao, tao, mabagal. Kumpara mo naman sa million na mat kahit sa segundo. Two, imperfect. Three, inconsistent. So, inconsistent, sabihin mo isang tao, magluto siya ng magsaing siya ng 1,000 beses, sigurado kayo meron at least isa doon unless isang chef siya. At least isa doon magiging totoong at isa doon magiging sobrang daming tubig. Unless gumamit siya ng mga tamang tools. But the point still stands. Yung computer, you could tell it to do something 1,000 times and it's going to get consistent results. So mukhang advantage ng computer. Pero ang problema sa computer is bobo. A computer cannot really solve problems. It doesn't have intuition. Yung basic ng computer doesn't have intuition. Hindi siya makapag-isip ng mga bagay na makapag-isip ng mga solutions on its own. Parang napaka-bobo niya. Napaka-konti ng kaya niyang gawin.
compare mo yan sa tao, tao matalino, could solve problems. Parang if you provide, pag binigyan mo ng problema isang tao, makapag-isip yan ng mga dose-dose ng daang-daang solution dun sa problema na yun in a blink of an eye. Or bigyan mo 30 seconds, makaisip yun ng siyempre isang daang solutions. Compare mo sa computer, bigyan mo yung computer ng isang daang taon na isolve yung isang problem without any programming involved. Walang program na tutulong sa niya, hindi niya masasolve yun. Bigyan mo lang siya ng isang computer. Kasi, yun nga, napaka-konti lang ng kayang gawin ng isang computer. For instance, ang ARM, ito yung computer na, ito yung processor, ito yung chip, tinatawag nila, na nasa loob ng mga maraming cellphone. Mare iPhone, gamit niya ARM processor. At ito lang yung mga kayang gawin ng processor na yun. So, mukhang marami siya, pero kung tutusin, konti lang yung ginagawa niya. Parang, itong end, this is a logical end, we might discuss this in the data portion. Pero ang kaya niyang gawin is kaya niya mag-add, kaya niya mag-subtract, kaya niyang mag-multiply, kaya niya magawa ng some other things na sobrang basic. Na yun, parang wala siyang ano eh, actually hindi nga niya kayang magawa ng mga bagay na kayang gawin ng mga calculator tulad ng find square root. Wala kang makikitang command rito, wala kang makikitang opcode or wala kang makikitang operation rito na kayang gawin ng nung chip mismo na paghanap ng square root ng isang number. Kailangan kang gumawa ng program para isolve yung square root na yun. So, in this case, dito na makikita yung ano yung ginagawa natin sa program. So, okay na yan. Balik tayo sa handling complex programs. So, the point with computers is so yung problem natin, meta. So, problem within, before tayo magawa ng problem, is computers are stupid. So, paano natin siya, paano tayo gumagawa ng program? How do we build programs to get around this problem? Solution. Break down problems to level that computer can So this is the another key point in programming. Programming is not merely yung, ano natin, moving from a program, finding the solution. Another key point rin sa paggawa ng program is to break down the problem to the level a computer can understand. So, example scenario, sabihin natin, nga, nagbigay na tayo ng example dati yung cellphone. Gawa naman tayo ng another example na we're dealing with a person na unskilled. So, okay, hindi bobo, pero unskilled. Medyo memorization naman ito. Pwede naman tayong buksan yan. Sample programs. So, spaghetti. Hey, spaghetti, pinamadali na yun eh. So, ang problem mo, ang habol mo is spaghetti. So, hindi pa tayo gagawa ng program rito. Gagawa tayo ng ang sample natin rito, hindi computer, taong sample natin rito. So, we have a problem. Cook spaghetti. Then, yung input natin is ingredients. So, ingredients natin is butter, siyempre is noodles, then salt, I guess, and tools, which is yung pot, and ito na yung stove.
output natin is spaghetti. And yung computer natin is yung sabihin natin non-cooked friend. So, kaibigan na hindi siya marunong mag-cook, parang tinuturoan natin siya paano magluto ng spaghetti. So, non-cooked friend, again, okay, hindi bobo, pero hindi rin marunong magluto. So, hindi siya marunong magluto, pero also, isa pang pero, marunong siyang magluto. So, syempre, tao siya, marunong siya maglagay ng isang bagay sa isang bagay. Okay, that would be obvious. Mag on at off ng stove. Okay? Maghintay. So, okay. At pwede rin sabihin natin, alamin kung ito na yung noodles. So, kumakain rin siya ng spaghetti, alam niya kung medyo matigas pa yung spaghetti at alam niya kung sobrang lambot na pangit ng kainin yung spaghetti. So, yun. Yung computer natin, ang alam lang niya is very simple stuff. This is comparable dun sa pinakita natin na ARM processor kanina na wala talagang alam. Na napakonte. So, compare mo rito, parang napakasimple lang nito ng mga bagay nang kaya niyang gawin. So, yung program natin is, how do we create a solution? So, yung solution na yan is, well, that would be, it's not really that hard. Parang inuutusan mo lang siya in an imperative fashion kung paano ka magluto. So, yung most likely, yung first step mo, sabihin natin, ito is A, B, C, D. Parang meron lang tayong reference kung ano yung ginagamit natin na skill niya. Skill ko, no? So, gagamitin na yung skill A niya. Guy, too big. Hilap na, may nakalimutan tayo. C and D maghintay hanggang kumulo na ang tubig. And 5, maayos yung ano. Whatever. Hindi ko maayos yung screen width. Pwede ko naman gamitin yata ito. Papakira pa ako mag-cut. So, si Andy, kumukulo na yung tubig. Pag kumukulo na yung tubig,
A, log by models sa path, lagay ang asin para may lasa naman yung noodles natin kasi maraming di naglalagay ng asin sa spaghetti, kalokohan yan. Then yung uli maghintay hanggang ito na yung noodles. So in this case, yun na. This is the approach na may kita nyo madalas sa programming. For your entire programming career, ito na yung ito na yung basic framework paano tayo nag-translate from a problem to a program. Ito na yung program natin. Yeah, it's a program. It's not a program, air quotes. It's a program. It's a working program. Though you might want to test it muna dun sa kaibigan mo, gumagana nga siya. So, nakikita niyo rito, we've given the imperative steps how to cook. So, and we're using yung available na skills available na kumbaga sa computer, mga operations na available sa atin. And we were able to break down the task in this fashion. So itong yan, ito yung spaghetti. Medyo ito yung traditional way of looking at it. There's also this more sabihin natin. Ne, mamaya na yan. Let's change this. Sample program. Spaghetti yung ginawa natin. Gawa tayo ng let's use a mathematical problem naman ngayon. Kalimutan ko na spelling na hypotenuse. Who cares? Kung nasan, natataka kayo, some people might think, bakit kailangan ng math sa computer science? Kahit hindi siya ganun kakonektado sa computer science. The main reason why we're using math much in computer science is, well, the reason na gumawa tayo ng, ginawa ang computer science, o computing science, is para ma-solve ng math problems. But the more practical reason is, yung mga problems natin sa math, they are pure problems. Pure in the sense na hindi siya namon problema sa hindi niya masisira yung mga sabihin natin yung mga traits ng computer. Most sabihin natin yung most important doon is yung consistency. Kung ang ginagamit na problem sa computer science is more of the science and engineering side, medyo hindi siya mahirap, it's mahirap in the sense na you're going to get things na hindi consistent. Kahit nga yung science lang mismo is pag nagawa ka na ng experiment sa science, whether it's chemistry or physics, hindi na siya eksakto eh. But when you're dealing with math, you're dealing with something pure. And pag tin-translate mo siya into programs, into computing, there's still some inconsistency involved, pero it's a lot more manageable. Kaya kadalasan, yung mga programs, yung mga learning programs, they're really into maths. Kasi, nare-reduce yung problema natin. So, in this case, hypotenuse, we're going to find umutang na spelling hypotenuse. So, input natin length
So lengths of side A and side B. Output is length of computer natin. Stupid computer. So ang kaya lang ng computer natin is check add. Okay, padali na natin to, multiply. So yan. Ang computer lang natin marunong mag-add at marunong mag-multiply. Kasi lagyan na nga natin. I think hindi yung magagawa yung ano. I don't think you're able to. And do a basic comparison. Less than should work naman eh. So paano na ito i-solve? We could use yung approach na side A equals side B, side A times side A, then yung side B times side B, then diretso na. You could do it directly eh. Parang get square root of ito na yun, a and b na to eh. Get square root of a times side a squared, just side a squared plus side b squared. Ngayon, medyo mukhang weird siya, parang kinumbay na natin lahat ng kaya nang gawin sa isang program. Which in reality is, it is actually pretty weird. Dito natin may kita another way of framing yung ating program. We could look at it, medyo pangit rito, hopefully meron ng libre office rito. Yes, may libre office tayo. Mas mabuti, you could think of it as something else. Tayin lang natin mag-start up yung LibreOffice. So, ito medyo weird to na ano, pero here's hide master view. Yeah. May libre office update, but we don't really care about that. I'm going just we care about is our diagrams. So inya, meron tayong input. May dalawa tayong input. So yung input natin is side A. Kailan na nyo side A at side B is A na lang and okay na sa baba and side B. Then yung program natin, again, we could think about yung program natin as something that accepts inputs and something that outputs. Ito na yung hypotenuse natin.
So ito yung square natin, yung program natin, get, natin get height. Get height bonus, yan yung pangalan ng program natin. Okay, natin, sige, dito na lang. So, ano ba yung ginagawa natin? Kailangan natin i-square root yung A at B. So, ito yung A natin, ito yung B natin. Sa loob nito, dito na lang. We could get, this might sound weird, pero just bear with me. We're going to use yung A natin. Yung A natin, we're going to put that inside another program. Yeah, malabo siya, pero just bear with us. Nakikita niyo rin yung point nitong kalokohan na to. Yung A natin, well, meron tayong A, we could use that, you can use that twice. Lagyan na natin ng arrow para, lagyan na ng arrow para hindi naman tayo ma-weirduan. Yun, parang ginawa na yung A at ginamit natin. And yung laman nito is, well, square. So this is a smaller program na nag-accept ng A at ang ginalabas niya is A squared. Superscript ba natin to? Yes, superscript natin. Ano ba ito yung superscript? Ah, nagyan na natin ano, A squared. Ito yung rini-return ng ano natin. Also, we could copy this. And do it also for B. Then we're going to use another small function, small program. Sheesh. Mas mabuting whiteboard marker na lang ito, whatever. So instead na square rito, we're going to use the add function. Add na program. So ito na yung A2, B2. A2, B, A squared, B squared. Palitan lang natin yung font para. And yeah, we're going to move that arrow. Ang bayra pa tayo. Just move this here.
And kinadiretso na to. And we have our program. So ito yung something different with our previous one. Ito medyo straightforward yung dating. Parang ididire-diretso mo to. Then yun, magagawa mo na yung mangyayari. But in this case, this is another way of looking at our program. Paano natin bine-breakdown yung program natin. Yung square, yun niya, bine-breakdown na into much smaller programs yung ating program. So yung kanina, again, ito, diretso na to dun sa pinaka-basic program na. Lahat to gumagamit ng basic program natin. But in this case, hindi lang isang level from main program to a smaller program. But we have multiple levels rito. Itong square, wala tayong square na function. Wala tayong square na. We're skipping in terminology. Pero mind this, yung square is a mini program. That's what we typically call a function kasi yung function nga sa mathematics, ganun yung ginagawa. Yung programs natin, they are essentially functions in a mathematical sense. So, in mathematical sense, ano yung functions, yung y equals x, x equals f of x, ang ganun, hindi, y nga, y is equal to f of x, or mara, is z is equal to x y over x plus y. Kung hindi kayo nag-high school, you might find this weird. Pero yun lang, sa mathematics, a function is something that accepts a certain number of inputs. A certain number of inputs. So, in this case, yung f of x, y is simply a function that accepts two values. The values of x and the value of y. And yung definition niya is, a-add niya yung x and y. And ang binabalik ng function na to is nilagay na sa C. So in this case, you might think na yung pabaliktad to dun sa ano natin, sa ginawa natin na input-output. So this is our inputs. This is the function itself. And this is the output. Ayun, input output function. So yung square is also a function. Sa mathematics, ang square natin, pwede na ilagay ang function na x equal to x squared. Yun yung squaring function, which is essentially the same. Kung gagawa tayo ng isang square function, yun lang naman gagawin natin. Natin siya rito sa upper right and change natin yung area niya. May isang oras na tayo and yeah, malamang bored na kayo. Pero yeah, ang tagal ko kasi nag-type ng years. One take lang naman to eh. So the square is essentially halos same thing lang rin dito. Ano siya na x, then ano yung nangyayari dun sa x?
sinasalpak lang natin siya sa sasalpak lang natin siya sa and ang i-return ito is oops. Well, not obviously, but you get the point. So, in square function natin, itong gumawa tayo ng, in the process of making this program, we had to make a smaller program. In this case, yung pangalan ng program is square. Yung square na to, hindi na kailangan ng nalito kayo eh. In the process, gumawa tayo ng square na function na tumatanggap lang ng isang value, which is any value. Ang value natin, ginawa na either A or ginawa na B. So in this case, kinopy lang niya yung dalawang, yung A, yung whatever value pinasa mo, ginawa niya yung dalawa at pinasok niya dun sa multiply na available sa atin. So, could multiply first value by the second value at babalik niya is x squared. In this case, yun yung nangyari. So again, in the process na gumagawa tayo ng functions, instead of just relying, patanaan yung color na ito. Natin green, masyadong maliwanag. Let's say light gray. So in the process ng paggawa natin ng ng program natin, instead of just using what's available to us na operations na binibigay sa atin ng computer natin, we are also free to make mini programs. So in this case, gumawa tayo ng program, mini program, which we call a function, kasi actually, program can be called a function. There's the terminology saying, pero in this, gumawa tayo ng function para mas masimplify yung ginagawa natin. So again, in the process of breaking down this problem into a program, we broke down the program into not just a single program, but also another program. At dito rin, once we declared a mini program, a function, we could use that function over and over again dun sa ating programs. So this also takes advantage yung isang minention natin na consistency. So yung mga programs natin not only are using yung available na operations na binibigay sa ng computer, it also is able to use the functions, the operations na binibigay sa atin ng environment natin, programming language natin, or pati na rin, we're also free to make our own mini programs to help us simplify things. Kasi kung hindi na itong ginawa itong square na to, what would happen is mas lalaki yung program natin. Magiging a bit more complicated siya. So just a glimpse kung ano yung itsura niya is we're going to extend this. This, then instead na square, we
We're going to have to. Something like yung kaninang pinakita natin. Essentially, yun yun eh. Yung ginagawa natin kanina. I think I made a mistake in explaining. Pero, games. Na-explain naman natin kung bakit. Bakit mas complicated to kaysa sa kanina. This doesn't look much more complicated kung ginamit niyo yung multiply. Doesn't really look that much complicated, but in reality, yan. Kasi ang hindi siya ganoon ka complicated, parang masyadong extra work itong square na to. And in some cases, sa mga programs, you don't really need to do this type of gagawa ka pa ng mini program. That's called over-engineering. But, in a sense, there is also a point to this. What if wala tayong sobrang bobo yung computer natin at available lang sa atin is add at sabihin natin compare two values if less than and so ito, wala tayong multiply. But we could, instead the multiply, we could still use yung square. Paano yung square? Medyo natamad na ako mag-drawing, pero yung key point dyan is, so meron kang input na x, then pwede kang gumamit ng gawa ka ng isang temporary na data. Starts at 0. Ano natin? And bago gawin mo, repeat until temp is equal to to x. So is equal to x. So repeat until re-repeat mo yung entire function until naging equal siya sa x, until yung temp natin naging equal sa x. Yung sum add x to sum. So in this case, for instance, ang x mo is equal to 3. Magkakaroon ka ng temp na equal to 1. Meron kang sum na magiging equal sa 3. Then, repeat until temp is equal to x. So, temp is still not equal to x. Yung sum mo ngayon is magiging sum equals to 6. But also, temp, kalimutan natin na add 1. Equal to 2. So, hindi pa equal to
3 si Ek, si Tem. 9. So, yan. Yung sum natin is equal to 9. So, na-multiply na natin. Effectively, na-multiply natin si 3 by 9. So, yan. Oh, may may maglagay. Parang 3. Or later, makakall na niya as variable. So, yan. So, itong this whole thing is yung square natin. Again, point nandito is if there's something, if there's one thing you're going to have to take away from this whole thing, is that ito, yung pag gumagawa tayo ng programs, it's not just merely breaking it down to steps na using what's available to us. A more important point is that we could break down a program into smaller programs that we could define. Para kung meron ka na napakalaking problem, kunwari, kahit yung Google. Google search isn't just parang diretso na. Makahanap na niya, hinahanap niya. The whole search engine itself